Hello po guys, ito naman po si Kalaridis TV. Ito po yung karugtong doon sa video natin doon sa MXQ. So guys, kukunik na natin o isalpak natin doon sa TV natin na Toshiba ang brand. Tapos LCD lang to guys, dito smart TV. Subukan natin na magiging smart TV to guys. Sige. Ito yung power. Okay, matik na siya guys, nag-on pag salpak mo ng power. So, ito guys, naka-encounter ako ng problema kanina. Na ito ayaw nag ano ayaw nagkukunik yung audio video niya doon sa TV. Ang problema kasi nung dinyo troubleshoot ko ito kasi guys, kasi alam ko marami naka problema nito eh, yung nakabili ng ganito na hindi nagkukunik doon sa mga TV nila, na ang video source lang is audio video, yung video lang talaga yung mga ganitong cord lang. Okay, ito yung cord ko guys, galing to doon sa TV Plus ko, yung cord na to. Yung TV Plus ko guys, so pareho lang sila no, di ba? Audio video siya, tiningnan ko, audio video. So ibig sabihin ito, kasama na to sa isang cable, yung video at saka yung audio. So sa TV Plus guys, ito yung connection ng TV Plus. Yung dilaw, video, saka itong dalawa, audio. Kasi nakasalpak nito doon sa TV ko, so sinalpak ko na lang dito. Yung problema ko, akala ko sira kasi hindi na siya nagumagana. Sabi ko, patay, sira yung ito, yung nabili ko, walang audio video. Yung troubleshoot ko, nai-discover ako guys. So ito din maraming problema sa nakabili nito, sinauli nila sa mga seller na malamang, kasi nag-iisip din ako na sa uli ko gawa ng sabi ko sira nga. Yun nga, bumili muna ako ng ano, pumunta ako dun sa mga electronic shop tsaka yung mga nagtitinda ng mga electronic component, bumili ako nito guys. So ito yung Y na 3.5 to RCA, ito bumili ako guys. Sabi ko hindi to gumagana doon sa ganito. So ang nabili ko, walang lang stereo to, stereo sabi ko. Baka ito ay ito may audio video to. So bumili ako ng ganito, yung stereotype. Sinubukan ko. Problema guys, hindi pa rin gumagana. So ngayon sinubukan kong i-troubleshoot uli. Kasi hindi muna ako nag-give up. Hindi ko muna iniisip na isa uli muna, i-troubleshoot ko muna. Yun nga pala guys. Gawa ng ito made in China. So malamang may standard din sila no. So, ang nangyari guys, ito pala masyadong mahaba. Tapos yung connection guys, may ginawa akong drawing. So guys, nakita nyo. Klaro ba? Okay. Ito yung drawing guys. Nakita ko ah, lapit ko sa inyo. Ito yung sa MXQ. Okay. Kita nyo. Ito yung wiring niya doon pala sa MXQ. Ito yung sa TV Plus. So malayo guys, di ba? Yung video yung TV Plus, yung video niya sa wire na to. Sa ito, dito yung video. Ito yung video guys sa dulo. Okay. Tapos yung dalawang sa baba, itong dalawang ganyan, ito yung sa audio. Tapos ground na yung sa baba. Yung pinakadulo dito sa wall ground. So nangyari nito, sa MXU guys, itong nasa taas, saka sa sunod, ito is, yun yung audio. Tapos kasunod dun sa ground, yun yung video. Yung problema ko rin ito, masyadong mahaba to. So yung ginawa ko guys, improvise ko na lang. Nilagyan ko ng ito, tire wire. Di ba, may nakikita mo yung tire wire na nakatali doon sa ano, ito. Nilagyan ko ng tire wire kasi masyadong mataas. Pag salpak mo, itong video, lumagpas dito sa ground. Kaya hindi niya nare-detect. Yung ngayon, subukan natin ngayon na isalpak. So, ito ngayon guys, ang mangyari. Pag meron kayong wire ng TV Plus, lagyan nyo lang ng ganito. I-improvise nyo, gaya na yan o. Salpak nyo lang dyan, lagyan nyo. Isang ano lang, isang ikot lang. Kasi pag marami naman, hindi na rin masyado na rin mataas. Okay, salpak natin ha, dito sa, yan, audio, ito yung audio niya, audio video yan, yung kasunod yan, diyan audio video, is PDF, makikita naman, hindi lang klaro sa camera, pero, sa actual, makita siya audio video, sige, salpak natin, okay guys, ito ha, hindi ito gumagana, yung sa TV Plus lang, i-improvise yun lang, tapos, ang mangyari nito doon sa dulo, gawa ng, ito yung, sa TV Plus kasi ito yung video, tapos ito yung audio niya. Ngayon, gawin natin ngayon, sa TV Plus kasi ito napadala na wire, ito yung magiging video, ito yung dalawa nagiging audio. Okay? Okay guys, power on muna natin yung TV. Sa audio video lang to guys ha, walang ibang connection. Okay, kita nyo guys, tingnan nyo dito. Okay, video. Klaro ba?
Yan, video. Oh, kita nyo guys. Nakita nyo dyan na nag-on siya. No? Ito lang yung gamit. Okay, oh. Pag tanggalin ko to guys, tanggalin ko tong wire na to, yung maliit na wire na to na tire wire, yan. Salpa ko ulit. Salpa ko ulit dito. Ito yung resulta guys. Ayaw. Diba? Kung makikita mo yan, nakikita pag ikaw naman eh, hindi mo sinesearch kung ano yung gagawin mo, malamang, isa uli merikta yan sa ano, sa sealer mo, yung pinagbilhan mo. Isa uli mo yan o problema sa ulo. Kung nabili mo dyan sa mga online, gagawa ng ibang online na malayo, yung sa Shopee at saka Lazada, wala na. Nag-isip ka na ibalik mo. Kaya wala na. So guys, may solution po yan guys, no? Ito po yung video na to. Ito yung bibigay ng solution sa mga problema nyo ng ganito. So, ganito lang. Lagyan nyo lang ng ganito. Ng tire wire, no? Kasi malamang, pag bumili din kayo ng ganitong wire, na may audio video, na ganitong wire, 3.5 to RCA, malamang, hindi rin gagana guys. Kaya, gawan nyo na lang ganito, improvise. Tapos, salpak, magic. Okay? Gumagana siya guys, ganun lang, no? Tire wire lang ilagay, gumagana na siya. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, kung paano siya i-connect doon sa internet natin. So, gamit ko guys, is itong modem. So, ang gamit ko na SIM card. SIM card lang to guys, ha. So, meron kayong internet sa bahay ng mga Globe, FLDT, pwede. Itong sa akin kasi, wala ako dito eh. Ito lang gamit ko. Ang gamit ko guys, ito yung gumo. Gumo na SIM card. Ito yung binablog ko nung nakaraan kung paano to gamitin. Kung ano yung picture nito, nandun sa video ko nung nauna. So, ito yung gumo guys. Subukan natin kung gagana yung TV Plus natin. Ah, ano? TV Plus. TV Box na MXQ. Okay, salpak natin. Power. Ito din guys, hindi lang to, ano, may internet port siya, RJ45. So, ito rin, wifi din to. So, ang specs nito guys, ng iba, pag may wifi sila sa bahay, kinakunik sa wifi. Tapos, pag wala naman silang, ano, halimbawa, yung cable nila is medyo, ano lang, maiksi. So, pwede, wifi na lang. Pero, ito kasi, demo natin, may cable ako. Subukan natin sa, ano, sa RJ45. Internet port. Kita nyo ba? Okay po. Pag na-power up na yan, ito yung gamit ko guys ha. Ito yung gamit ko, gumo. Okay, gumo gamit natin. Para sa ating MXQ, para magiging smart TV, yung TV natin na luma. Ito yung solution guys. Maganda guys, oh. Tingnan yung resolution sa TV. Oh, maganda siya guys. Kitang-kita, malinaw, parang tinitipik sila ta. So, ang problema nito guys pala, isi-seat muna natin to. Settings, ito sa remote lang guys. Sa remote lang siya. So, ito may arrow na mouse. Yan, makikita mo doon sa TV, may mouse na. Pwede naman i-disable yan. Yan, dito lang sa mga arrow-arrow na yan. Kalikutin nyo lang. Settings. Isi-seat natin guys doon sa tawag nito sa date. Kasi, pag ang pizza nito is hindi tugma, malamang hindi tayo makakunik sa internet. So, una natin yung gagawin guys. Seat muna natin yung date. Network na lang natin para matik, no? Yung problema lang nito, yung GMT niya. So, yung GMT, lapit natin doon sa medyo lugar natin. Gawa, made in China to, walang Pilipinas, malamang. So, doon tayo sa China. Malapit na tayo sa China, eh. So, sa China is 8 plus 8 ata. Ano ba to? Tingnan pa natin bababa. Remote lang guys, ha? Ito lang, oh. Tutok niya lang dito sa MXQ niyo. Yan. Yung remote. So, doon tayo sa plus 8. Medyo hindi siya masyadong malinaw guys pag ang gamit mo is itong 3.5. Mamaya, subukan natin mamaya sa HDMI. Kasi yung TV ko may HDMI din yan. So, ginawa ko lang basic doon sa audio video para makikita nyo lahat na gagana siya talaga sa audio video. Kasi ito yung trouble ngayon. Ito yung nagka-trouble sa mga bumibili na yung TV nila eh, hindi naka-audio video, hindi naka-HDMI, audio video lang. Tapos, ito yung trouble na kaya binablog ko na ganito muna ang una. Saan ba nito? Type eh. Shanghai. Ah, okay guys. Sige. Salpak mo natin sa internet. Internet port guys, meron ng ilaw. So may signal na yung modem natin. Okay. Gumo SIM yung gamit natin. Salpak mo natin dito. Ina natin kung gumagana.
Okay, mood. Gumagana na siya, guys. May ilaw na. Return tayo. Punta tayo. Return ulit. Settings. Network. Okay, guys. Okay. Connected na tayo, guys. Yun, oh, sa baba. Yan na, internet port natin. Connected na tayo. So, naka-LAN tayo, guys. So, subukan natin ngayon doon sa video sa YouTube. Makakunik na tayo. Gawa ng December 6. Automatic, guys. Kita nyo. December 6. December 6. 9:27 AM. Okay? So, yan, guys, ha. Subukan natin doon sa may apps. Kung ano, kalikotin natin, guys. Kung ano yung mga laman nito, guys. Okay? Medyo, ano lang, hindi masyadong kita yung buong TV. Pastar na natin. Yun. Okay? Kita na, guys, masyado. Okay? Klaro na. So, parang cellphone, guys. Parang tablet, no? Parang cellphone siya, parang tablet. So, ito, online video. So, ito, recommended. Wala din. Music. Kung may SD card ka, lagyan mo na ito ng music. O kaya USB, pwede. Ito, mga local nyo. Ito yung... Basta wala pa yan, guys. Bago pa kasi hindi ko pa nakalikot. Dito mo lang tayo sa my apps. Battery ko ata. Nag-lock ko. Okay. Dito to sa my apps. Dito na dito, guys, oh. Apps installer, calculator, Chrome. DLNA. So, pagkakaalam ko itong DLNA, guys, yung parang casting doon sa cellphone mo. Plus... Iko-connect din dun sa TV. Iwan ko lang. Hindi ko pala alam yan. Ito. So, dito tayo. May Netflix din, guys. So, kung may account kayo sa Netflix, Netflix, maganda, guys, no? Pwede tayo mag-movie marathon nito. So, YouTube. Subukan natin sa YouTube, guys. Ito pala gamit ko, guys, is, ano to? Yung gumo natin na SIM card. Okay. Instant, guys. Yung TV natin, nagiging ano na. Nagiging gawa nito, nagiging smart TV. So, pwede tayo manood. So, pwede tayo manood ng YouTube o kaya mga movie doon sa YouTube o kaya Netflix. Okay. Diba? Volume. Kita nyo, guys? Instant. Meron na tayong smart TV. O, diba? Meron na tayong instant TV. Smart TV. Yung teammate natin, guys, hindi yan smart TV. Nagiging smart TV. Okay po. Subukan na natin, guys, sa HDMI. So, pareho lang yan sila, guys, ng function. Yung ano lang, pag HDMI, subukan natin lahat ng port nito. HDMI muna. Okay? Bunutin natin. Yung HDMI niya padala, ito. Medyo mixy kasi. Meron kasi ako extra na HDMI dito. Ito lang gamitin natin. So, guys, HDMI. Subukan natin to kung gumagana din yung HDMI. Okay? So, ngayon, yung TV natin, nakasit yan sa video. So, ipunta na tayo sa HDMI kung gumagana. Hey, guys, gumagana, guys, no? Mas malinaw yung HDMI, guys. Pag HDMI ka nakakunik, guys, mas malinaw. So, ibig sabihin, mas maganda talaga resolution pag HDMI yung gamit. Pero kung yung TV mo wala namang HDMI, okay na yung audio-video. Ito, okay na itong audio-video na gagamitin mo. So, okay, guys. So, tingnan nyo, guys. So, mas masalinaw talaga. Kung HDMI yung gamit. Netflix. Okay, guys. Mamaya, kung may account kayo ng Netflix, pwede. Ito. I-ano ko muna. Barang, wala pa to. Kailangan pa itong mag-sign in tayo doon sa Netflix natin. Yes, close up. So, marami, guys, no? Marami siya dito. Itong Kodi. Ito yung nasa tablet. Ito nakikita, ah. Tingnan naman natin, guys, yung about phone, phone manager, ang tawag nito. Yung ano yung laman ng phone, ano nito. Ano yung specs niya. Kaya Kodi, guys, di ba? Maganda siya, guys, oh. Basta, Kodi. May nakikita ko yan sa mga tablet. Yan, oh. Music, videos. Home tayo. Okay, punta tayo doon sa settings. Tingnan natin yung nakalagay kasi dito sa box kanina. Dito tayo sa may about.
Kikita nyo ba guys, about di masyadong malabo, di ba? Masyadong malabo. About, okay? TV box name, device name, TV box. So may network status, ibig sabihin, ah, makita mo dito, parang ano lang din siya, parang cellphone, may IP address, no? So legal information. Okay siya, guys. Tingnan natin yung version niya. Okay, version 10.1 Android siya, guys, 10.1. Mas okay to, guys, no? Tapos yung storage, tingnan natin yung storage. 64 gig nga talaga, guys. Nakalagay dito, 64 GB. Okay. Tapos saan ba makikita yung ibang ano? Okay, guys, palang ito lang ata yung guys yung maipaano ko sa inyo. So, reminders lang guys, no? Sa mga ini-skip-skip yung video ko. Pag gumamit kayo ng audio video na ganito, yung sa TV Plus, improvise nyo na lang, lagyan nyo ng ganito. Lagyan nyo ng tire wire, yung mga nakatali doon sa pag-unboxing nyo nito, may mga tire wire yan, nakatali sa mga wire. Lagyan nyo, isang pulupot lang. Ganyan. Salpak nyo sa TV. Salpak nyo sa TV box nyo. Ito. Salpak nyo. Balik natin yan sa ano. Video. Yan. Gumagana na, guys. No? Kagaya ng gawa ng ito yung connection niya. Ito yung connection niya. Okay? Yung sa kanan, ito yung sa MXQ na connection. Ang sa kaliwa, ito yung sa TV Plus. Yung wire na ginagamit ko, guys, sa TV Plus. Sa TV Plus. So, yung video nila, yung allocation ng video doon sa 3.5 jack, magkahiwalay. Iba-iba, guys. Yung sa MXQ, yung video niya sunod doon sa ground. Tapos yung TV Plus, yung video niya sa dulo, no? So, improvise na lang kasi yung sa TV Plus kasi medyo mataas yung 3.5 niya, mataas 'yan, guys. Medyo mataas ba. So, gawa ng ano natin, TV Plus natin, itong MXQ natin is made in China. Iwan ko lang kung standard siya. So, kalagyan natin ng ganun para umiksi yung ground, no? Pag salpak mo, hindi masyadong salpak. So, yung video ngayon, aabot na to, tatama na tong video doon sa female niya. Di ba? Ito yung male. Yung female kasi niya medyo maiksi lang. Pag sinalpak mo to, nataas yung sa ano, yung itong video na to tatagos dito sa ground, kaya hindi mo makikita doon sa TV na may video. Okay? Salamat po sa mga hindi po nakapag-subscribe ng channel natin. Subscribe na po kayo para sa sunod na videos natin. Salamat po ulit.